Marami sa atin ang gustong yumaman. Sino ba naman ang ayaw ng magandang bahay na may swimming pool, magarang four wheels, at syempre, yung parang humihiga ka na sa pera dahil sa dami nito. Meron din namang mga yumayaman dahil sa swerte sa sugal, sa pagkakaroon ng extreme talent, at syempre, may makakatalo ba naman sa magkumparing sisipag at tiyaga. Pero, paano na lamang kung bigla ka nalang yumaman dahil sa natuklasan mo at nagkaroon ng napakaraming datong na walang kahirap-hirap? Bago po tayo mag-start ay pakiclick na po muna ang subscribe button at pakihit na rin po ang notification bell kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel. Hello classmate, it's me, Tito Chow again. Number 1, pader ng barya. Marahil ay magtataka kayo kung paano naging mayaman ang taong ito. Kung barya-barya lang naman ang nakita, diba nga, hindi mabubuo ang 1 milyon kung walang barya. Sa isang bahay sa Winburn, Pennsylvania, ang pader ay gawa sa mga perang barya. Ang bahay na ito ay abandonado na ng 12 years at may 2 bata na naglalaro at napagtripan na pasukin ang bahay na walang nakatira. Naang sana, ang balak lang ng 2 bata ay magtakutan. Pero, mukhang ang dapat na creepy na paglalaro ay mapapalitan ng happy ending. Ang magandang trip ng 2 batang ito ang magpapayaman sa kanilang pamilya sa isang iglap lang ng walang puhunan. Sa pagpasok pa lamang ng 2 bata at pag-e-explore sa bahay, ay nakita na agad nila sa sahig ang kumpol ng mga barya. Nabigla ang mga bata at inisip nila kung paano nagkaroon ng barya sa sahig. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga batang kapatid ni Dora the Explorer, ay napansin nila ang butas sa isang kahoy na pader sa tapat mismo kung nasaan ang nakitang coins sa sahig. Sinilip ng mga bata ang pader at may nakita pa silang mas maraming barya sa pagitan ng pader. Dahil sa nadiskubre, ay agad na kumaripas ng takbo ang mga bata at agad nilang sinabi ito sa kanilang mga magulang. Siyempre, kung ikaw ang magulang, sino ba naman ang hindi magkukumahog sa pagpunta para tignan ang chismis ng mga chikiting? Sa pagpunta ng mga magulang ng mga bata, ay agad din nilang nakita ang napakaraming coins sa pagitan ng mga pader. Hindi na nagdalawang isip ang mga magulang na tuluyan ng sirain ang pader na kahoy. At laking gulat ng mga ito na biglang bumuhos ang napakaraming coins sa kanilang harapan. Pagkatapos na makuha ang lahat ng coins sa pader, ay binilang nila ito at umabot ang halaga nito ng $8,500. Pero, akala nyo ba yun lang ang magandang balita? Napansin ng mga magulang na tila yung ibang coins ay iba ang itsura. Sa kanilang pag-research, ang ibang coins pala ay collector's item at pera pa noong 1793 at 1857. At pumapalo ang halaga nito sa $200,000. Number 2, Golden Nuggets. Sa bansang Australia, ang kayamanan ay para nagkalat na sa kanilang bansa. Ang isang local farmer ay ginamit ang kanyang lumang detector na matagal nang na-stack sa kanyang warehouse. Sa kanyang paglalakad-lakad sa lupa na kalapit lamang ng kanyang bahay, ay may na-detect ang kanyang detector sa isang parte ng lupa. At syempre, ano pa ba ang gagawin mo? Agad na hinukay ng farmer ang spot kung saan tumunog ang metal detector. At boom, laking gulat ng farmer sa kanyang paghukay na makita niya ang isang tipak ng gold. Dahil sa nakita ng farmer, ay naisip nito na baka meron pa sa paligid nito. Hindi nga nagkamali ang buwelas na farmer na ito at marami pa siyang nakita kung saan ay palaki ng palaki ang kanyang nahukay.
Ang nakakagulat pa nito, mga classmate, ha, ay marami ng mga treasure hunter ang nag-explore sa nasabing lupa. At wala silang nakita kahit ano dito. Malaking hiwaga, pero mukhang talagang ang kaiwan ay kaiwan lamang. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na ang pinakamalaking nugget of gold sa buong mundo ay nakuha sa Victoria, Australia noong 1869 na may bigat na 78 kilos. Mga classmate, 78 kilos ha? Nang magkaibigang John Deason at Richard Oates. Number 3, Fast and Furious. Sino ba naman ang may ayaw ng 4 wheels? Bukod sa madali ka makakapunta sa pupuntahan mo, mas komportable ang upo. Pero mas magiging yayamanin ang dating kung ang sasakyan na upuan ng pwet mo ay isang luxury car. Parang Fast and Furious ang arangkada, kasama syempre ang barkada. Sabay sabi ng, I don't have friends, I got family. Noong 1978, dalawang lalaki ang nag-explore sa kanilang backyard sa kanilang bagong bahay at nagsimulang gumawa ng butas para simulan ng paghukay. At sa kanilang paghukay, napansin nila na parang may tinamaan silang tila matigas na bagay. Sa patuloy na paghukay ng dalawa, nabigla sila na ang kanila palang nahukay ay isang chikot, isang kotse. At agad nilang tinawag si Papa at si Mama. Dahil sa pagkakadiskubre ng kotse at tumawag din agad sila ng lespo at isinalaysay ang kanilang nadiskubre. Sa pagdating ng mga parak ay may kasama na silang mga excavators o maghuhukay at tuluyang may alis na sa hukay ang kotse. Ang katanungan ngayon ay paano nangyaring napunta sa hukay ang kotse? Mahiwaga ang pagkakalibing nito ah. Hindi malang nilagay sa kabaong. Sa pag-iimbestiga ng mga parak, ang naturang kotse ay 1974 Ferrari Dino 246 GTS. Wow! Ang ganda! At ito pa nga, nasabing kotse ay pag-aari dumano ng dating may-ari ng bahay na tinutuluyan ng dalawang lalaki. At alam nyo ba kung bakit inilibing ang Ferrari? Para makuha ang insurance nito. Damuhong to mga to ah. Number 4, Original Comic Book. Ang dalawang mag-asawa sa US ay naghahanda ng umalis sa kanilang bahay sa kadahilanan ito ay marerematan na ng bangko dahil sa pagkakasadla. Ayaw sana ng mag-asawa na umalis sa bahay pagkat ito ay napamahal na sa kanila at kahit sila pa ang pangalawa na nagbayari nito. Sa kanilang pagkalkal ng mga boxes sa atin ng kanilang bahay, ay may napansin silang isang box na umagaw ng kanilang atensyon. Sa kanilang paghahalughog at pagkakalkal sa laman ng box, ay nakita nilang isang lumang comics. At ito ay hindi basta comics ha, dahil ang naturang item ay isang Action Comics number 1, may date na 1938. At 99 lang ang may ganitong kopya sa buong mundo. At alam nyo ba, ang kapirasong comics na ito ay nagkakahalaga lang naman ng $1.5 million. Mukhang ayaw talaga silang paalisin sa bahay na yon. Kaya ang comic book na Superman ay tila tumulong talaga at naging superhero sa mag-asawa para hindi sila umalis sa bahay. Kaya next time, bago kayo magtapon o lumipat ng bahay, magkalkal din muna kayo. Malay nyo, may makuha kayong lumang arenola ni Lola. Panglima at huli, sinukang bato. May mga bagay na iniluluwa ang ibang hayop na kadalasan ay pinakikinabangan natin. Gaya na lamang ng kape na inilalabas o tinatain ng musang na may scientific name ng Paradoxurus filipinensis, kung saan ang kape na galing sa puwet ay tinatawag na alamid. Ang nasabing kape na tinae o iniluwana ng musang
ay pinakamahal na kape sa buong mundo. Ang Nido Soup naman na sobrang popular sa Palawan, nga lang ay medyo may kamahalan. At alam nyo ba kung saan galing ang Nido Soup? Well, sa pugat lang naman ng ibon na gawa sa laway ng isang uri ng ibon kung tawagin ay balin sa sayaw. Pero huwag kayong mag-alala mga classmate, dahil ang tulo ng laway na yan ay maganda daw sa katawan at pampalakas pa nga daw ng immune system. Laway ng ibon na balin sa sayaw ha? Hindi laway ng katipi mo sa jeep o kaya naman nag-field trip na laway ng kausap mo. Sa United Kingdom, isang bata na nagngangalan Charlie Naismith ang biglang yumaman dahil sa bato na napulot sa gilid ng beach. Pero ang naturang bato ay hindi basta bato lang, kung hindi ito'y isinuka ng whale. Ang tawag dito ay ambergris, isang flammable substance na galing sa mga whale. At habang ito ay tumatagal, ay nagkakaroon ito ng mas mabangong amoy. At alam nyo ba na ang sinukang ito ng whale ay ginagamit na panghalo sa mga pabango para mas lalong tumagal ang bango nito? At dahil ang napulot ng bata ay madalang na makita, siya ay binayaran ng libu-libong dolyar. Yan na po muna uli ang ating video sa araw na ito mga classmate. Gaya ng topic natin ngayon mga classmate, malay nyo, mangyari din sa inyo ang kabwinasan na naranasan ng ibang tao sa kwento natin. Pero syempre, gaya nga lang sinabi ko sa inyo kanina, mas maganda yung hahaluan nyo, sipag at tiyaga. Hanggang sa muli po ulit mga classmate, at kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay huwag nyo po kalimutang i-like, at kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, pakipindot na rin po at i-hit na rin po ang notification bell para lagi kayo updated sa mga issue, kwento at talakayan na siguradong may kabuluhan. So paano? Uwian na naman. Bye-bye you!